Ikaw ba ay isang OFW na nagbabalak magbakasyon sa Pilipinas? Kailangan mong malaman to. Pagdating mo sa airport, iswab ka ng mga coast guard. Pagkatapos mo iswab, papasakayin kayo ng bus. Kung may bakanting hotel kayong matutuluyan, ano kayo sa hotel paras nito. Ayan. Unang araw, pag ano mo sa hotel, maraming pagkain. Okay pa yung pagkain. Pero walang pakuluan, walang mainit na tubig na maano dyan. Tsaka ang pagtira dito sa hotel ay libre, sagot ng gobyerno. Pero yung pagkain ay limited lang. Tapos walang pwede manuhan ng pagkano ng kape, mainit na tubig. Kailangan magdala kayo ng kung meron kayo dyan mga ano pakuluan na ano lang mabibit-bit na ilalagay sa luggage, dalhin nyo, magagamit nyo rin yan. Tsaka magano rin kayo ng mga pagkain katulad ng dilata, yan, tinapay, skyflex, kasi pagka tinapos kayo, pag walang merienda dito na ano, hindi na sila nagkano ng merienda. Tsaka yung mga ano nila dito, may ano naman, may binibintas lang ulam, mga ano, may mga menu yung hotel na to. Ewan ko lang sa ibang hotel kung mayroon din. Kaso nga lang, ang mga ano dito, mga mahal, mga mahalin. So, yung asawa ko, hindi nakapaghanda. Mabuti at nandun yung asawa ng kapatid niya. Siya namili ng mga sardinas, mga tinapay, yan yung mga kailangan, kakailanganin. Mga prutas. Kasi yung libre dyan, kanin, isang takal, tsaka chicken wings, minsan naman ay itlog. Ang problema nga lang dyan, pagka umaga, hindi siya makapagatas kasi walang walang ano ng mainit na tubig kuhanan. Tsaka ano rin, mahal din yung yan, yung ganyan lang yung mga ano, mga libreng pagkain dyan. Ayan. Ayan yung mga binili naman yan yung ng ano ng bayaw niya. Ayan yung isa yung may fried chicken. Yan yung ano, yung may takal-takal lang. Yan naman yung ration, yung baga, yan, pinagdala na siya ng kanin yan, yung laman nito, hindi ice cream. Ayan, o, tingnan nyo, kanin yan, o, diba? Tapos, ano kayo ng sardinas, magagamano nyo yan, yan, yan mga binili na ng bayaw ko, bayaw niya, yung bilas ko, na nandun. Kasi kulang na kulang siya ng pagkain, nagugutuman siya. Doon lang sa airport, maraming pagkain. Pero pagdating sa hotel, limited na. Sa airport, pwede kang magbalot, pwede kang kumain hanggang kaya mo. Pero hindi mo naman madadala ilang araw yung ano, mapapanis din. Kailangan mong paghandaan to kung ikaw ay magbabakasyon. Kasi lalo ngayong nagkakaproblema yung PhilHealth at saka yung Red Cross. Hindi na hindi binabayaran ng PhilHealth ang Red Cross. Kaya matagal lumabas yung swab result ng mga OFW at nagtatagal sa hotel, sa mga quarantine sa mga quarantine facilities. Kaya kawawa yung mga malalayong mga kamag-anak, gutom talaga, walang maghahatid sa kanila. So paghandaan natin kung tayo ay magbabakasyon. Ayan, buti na lang at may siyang bayaw na nandyan. And maraming maraming salamat Kuya Chris at saka sa kapatid mo, saka kay Sherwin at saka kay Reyna. Maraming maraming salamat din kay Ate Joanne, kay Ate Angie sa patuloy na pag monitor niya sa asawa ko, kung monitor nila kung anong mga kailangan dyan sa Pilipinas. Ayan, iniikot tayo ng camera, binibidyohan ng ano ng asawa ko yung hotel na inanuhan niya. At yung ration ng pagkain naman ay 3 beses sa isang araw. Minsan nga lang late. Minsan nga lang ay hindi mo minsan makain at
minsan itlog na basag na parang pinakuluan lang, eh hindi naman tayo makapagreklamo kasi libre lang naman yun. Kaya tayo na lang din yung mag-adjust na ano. Magdala na lang tayo ng pagkain kung maaari sa mga may balak magbakasyon. At saka magdala tayo ng mga yung pakuluan, yung ano, kung balak natin magkape, maggatas doon. Tubig, pwede, ano, mag-ano na yun. Kung may ano naman kayo, kung may kamag-anak naman kayo dyan, na malapit sa Maynila, pwede rin ninyong, ano, sabihin na bilang kayo ng mga ganito at ihatid sa hotel kung nasan kayo, kung alam niyo yung hotel. Ayan yung mga ganyan na tubig na ano sa labas, si Kinsey lang yata 20, dyan ay 50. Ayan, daming binili ng bayaw niya. Yung ano kasi nagkapos-kapos siya, nagugutuman siya dyan. Minsan alas 8 na yung breakfast nila. Minsan di rin niya makain. Ayan, binilihan siya ng mga huwan, binilihan siya ng mga sardinas, tubig, tinapay, yung gatas, ayan, sardinas, tsaka choco. Chocola, ano yun, hindi ko. Chucky pala, hindi kasi ako nainom niya. Ayan, sterilize. Ayan, kasi kung wala kayong kamag-anak at kawawa yung walang kamag-anak na maanahan dyan sa Pilipinas. So ayan, hanggang dito lang muna itong video natin na to. At maraming salamat sa inyong panonood. Sana kung nagbabalak kayong magbakasyon, mag-ready na kayo kung anong mga dadalhin nyo. At good luck, mag-iingat kayo lagi. God bless you. Maraming salamat, ingat po tayong lahat.